Hoy kabayan, tara mag-usap tayo tungkol. Anong hoy kabayan, kachot? Hoy kabayan! Kabayan! Ganun! Kabayan, mag-usapan natin ang mga dahilan o mga hiwalayan ng OFWs. Bakit nga ba maraming nag-iwalay na mga OFW, mga kabayan? Pag isa kang OFW, kailangan harapin mong lahat, di ba? Lalo sa buhay pag-ibig. Kasi alam natin yung mga OFW ay kadalasan, sila yung palagi nasasaktan at palaging yung stress. Kasi nga, malayo sila sa pamilya. At hindi ganun padali yung buhay OFW. Kaya minsan yung iba sumusuko na lang dahil sa hindi nila kaya. O minsan umuwi na yun, umiiyak na wasak na yung pamilya nila. Ang isang dahilan doon kung bakit nag-iwala yung mga OFW ay misunderstanding. Minsan, yung maliit na bagay, pinapalaki. Tapos kasi, alam natin na yung pagtawag sa telepono mo, communication ng isang OFW ay through the phone lang. So minsan, nagkakaroon ng time gap. So, ayun, pinag-aawayan. Kahit alam naman nila na busy yung OFW dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Brad, ano masasabi mo sa misunderstanding? Okay. Unang-una sa lahat, pasensya na kayo kasi hindi tayo photogenic. Misunderstanding, yung hindi yung pagkakaintindihan, halimbawa na hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa o mag-syota. Tama. So, halimbawa yung lalaki nakagawa ng hindi maganda. Halimbawa hindi siya naging tapat sa girlfriend niya, tapos hindi alam ng girlfriend din niya na itong lalaki na to naghanap pa din ng iba. Parang hindi siya satisfied sa girlfriend niya. So that, parang ano lang? Misunderstanding. Misunderstanding tayo. Yung hindi pagkakaunawaan. Kaya nga. Yung maliit na bagay lang, pinapalaki, parang ganun. Di ba? Ano? Marami kasi ata ibig sabihin din yan. Oo. Pero yung sa'yo, yung opinion mo ay credit natin. Meron kasing misunderstandings na kagaya sa pag-ibig. Pag-ibig. Pangaliwa. Tama. Kunti pangaliwa, ayun na, pinalaki na, ganyan, di ba? So, marami talaga ibig sabihin yan. Kaya... Hindi lang sa pag-ibig, hindi lang sa pag-akindi. Pero anong advice mo sa kanila kung may misunderstanding sila? Hindi pagkakaunawaan. Meron silang hindi mapagkakaunawaan, lalo na sa maliit na bagay. Mm-hmm. Dapat, pag-usapan na lang nila ng maayos or mabuti. Kasi, yun talagang pinaka-the best na gagawin nila na mag-usap ng maayos para maayos ka agad yung problema. Pero pwede din pa palipasin mo na yung init ng ulo, ano? Palipasin mo na bago mag-usap, ano? Kasi pag mainit ang ulo, ang bawat isa sa kanila hindi makapag-intindi. Bawat isa sa kanila, galit sa isa't isa ba? So... may possibility na kung hindi sila separate muna sa isa't isa, ipa-cool down muna yung ano nila, yung galit nila, may possibility na mag-break up sila, di ba? Oo. So, kailangan iwasan lang ganun, ano? Kailangan palamigin mo ng ulo pag mag-usap, di ba? Coffee tayo, oo. Ayun nga guys, hindi ako marunong mag-explain in front of camera, so hihingi tayo ng... info sa ibang muna. Sa ibang lay. Okay. Rajabai, you have wife? You? Yes. You have wife? I don't have wife. Okay. Raja. Raja. You have a wife? Raja. I see you have a wife. Who's speaking English here? No one? Speak English. Bakta. You have wife? Don't have wife? You don't have wife? You? Yes, sir, I don't have wife. So, your opinion regarding to the... You can speak English, lah? Yes. Your opinion regarding to the long-distance relationship. You know? Ayun. You know long-distance relationship? You know?
You can explain it? No. Oh my god. Okay, thank you. Long distance relationship. Long distance relationship. Bakit ako ang tabag-tabag formal? Para sa akin, hindi ko alam kung paano yung sa kanilang communication at relationship. Ayaw mo gano'ng salita. Sige na, sir. Sige na. Long distance relationship. Kasi, syempre, hindi nyo maaari yung isa't isa. Lagi yung nominisyon sa isa. Lagi natin ang telepono. Tapos, puro YouTube na ganyan. Para kasi hindi nyo maaari yung isa't isa. Basta, huwag mo ako i-edit dyan. long distance relationship, I know it, this is the difficult situation between two person, right? Mm-hmm. Especially for the girl. Mm. Kasi mas para sa akin yung long distance relationship, napakahirap niyan eh, lalo na pag mahal niyo ang isa't isa. For example, nandito ngayon sa Saudi Arabia, tapos yung girlfriend ko nasa Pilipinas, di ba? Tapos hindi may mga sitwasyon na hindi maiwasan. Andiyan yung mga pagsiselos, pag hindi nakatawag yung babae, nagsiselos yung lalaki, pag hindi rin makatawag yung lalaki, parang nagsiselos yung babae. Tapos, pero kahit malayo kayo sa isa't isa, basta pag ang basta nagmamahalan kayo, may tiwala kayo sa isa't isa. Okay, sige, salamat, brother. Brad, what about ang third party? Ano masasabi mo sa third party? Unang-una, yung mga third party, yan talagang panira sa mag-asawa o mag-syota. Litche talaga yung third party na yan. Walang hiya talaga mga third party. Dapat sa mga third party na yun, katayin. Ano masasabi mo doon? Eh, kung yung mag-asawa, dalawa sila, lalaki at saka babae, anong ma-advise mo doon para hindi magkaroon, maiwasan nila yung yung pagiging magkaroon ng third party? So, anong ma-advise mo sa bawat isa? Ang advice ko diyan sa isa, kasi mostly... Yung for example, yung isa sa ibang bansa, tapos yung isa sa Pinas. So, sige. Anong ma-advise mo sa yung sa ibang bansa muna? Minsan kasi nagkakaroon ng third party, for example, sa mag-asawa sa Pinas na nag-abroad ang kanilang mga husband. Doon, nagkakaroon din ng third party kasi yung mga lalaki kasi or yung husband niya na nag-abroad, hindi may iwasan na nagkakaroon ng chatting sa mga ibang babae. Tapos, nagko-conversation sila palagi, about oras. Doon na rin pumapasok yung third party kasi in-entertain ng lalaki. Yung babae, nakachat nila hanggang sa magka-developan sila. Hindi nagsasabi ng honest na ganun, may asawa na siya. Na hindi rin alam ng asawa niya sa Pilipinas na itong husband niya dito na sa ibang bansa na nagkakaroon na rin ng third party. Maling-mali din talaga, no? Maling-mali talaga. Kahit sabihin pa ng husband niya na chatting-chatting lang, hindi naman alam din ang asawa niya kung chatting lang talaga. Malay mo yung babae o yung lalaki, nagtatagpo sila. Eh, yung time niya na lang, imbis na ibigay niya sa ibang babae, ibigay niya lang sa asawa niya, di ba? Sa Pinas na. Oo, para naman sa mag-asawa din, para konting advice lang din para maiwasan yung pagiging third party, dapat ang bawat isa sa nila, Manila, malakas sa Manila. Meron talaga silang communication or bawat every half hour dapat kinokontak ng lalaki ang babae o yung babae kinokontak ng lalaki para malibang din yung lalaki. Pero sa akin naman, kahit na wala naman silang masyadong communication, kung honest naman sila sa isa't isa at saka kung yung relationship nila is strong naman, hindi naman sila magkakahiwalay. Yung sa akin lang. Sa bagay. Yung paano naman yung sa Pilipinas? Hindi rin kasi maiwasan yun kasi meron kasing babae rin na nangangaliwa sa asawa. May lalaki din talaga nangangaliwa. Hindi maiwasan yun. That is part of human being in this world. Pero dapat kailangan nila kung may anak sila, dapat kailangan focus na sila sa anak nila. No? Kasi kawawa yung mga anak nila. Kung talagang mag-asawa na matibay yung pag-ibig nila sa isa't isa, pwede nang labanan yung mga tukso na sa paligid nila.
Lalo na yung mga lalaki nandiyan na sa ibang bansa. Kaya nga. So, lalo din yung mga babae na sa Pilipinas. Kasi hindi naman pwede, lalaki lang laging may kasalanan. Ano sila. Lang yan? Same lang yan. Ganito na lang, Brad. Copy time. Anong ma-advise mo sa kanila na pag nasira yung relasyon nila, may rap na kasi ngayon mga nung masira na relasyon na marami ng sumbungan. Baka magsikat sila sa TV, di ba? So ano na lang ma-advise mo sa kanila? Papatulpo na naman sila dyan. Talaga. Ang advice ko lang sa mag-asawa, para nga maiwasan yung mga third party na yan, dapat, communication nga sa communication. Oh, every half hour. At saka ano talaga, no, kailangan talaga matatag na relasyon. Tapos tiwala sa sarili. Tiwala sa isa't isa. Hindi pwedeng hindi mawala yun. Kaya, tiwala sa isa't isa. Kasi pag mawala yung tiwala, di yung isa sa kanila, magluloko talaga yun sila. Oh. No? Kasi ang mga tukso nasa paligid lang. Kaya yung mga third party na yan, salot din niya sa mga asawa. Ano dapat gawin sa mga third party na yan? Yung mga third party na yan, dapat sampalin yan, kaliwat kanan. Ang pagkakalam ko yan, yan yung pinaka-worst scenario sa nangyayari sa, ano, sa buhay ng mga love life or OFW. Ganun. Oo. Tingnan mo yung napapanugo sa Erwin Tolpo. Kadalasan, mag-asawa, may third party. Eh, paano ba? Paano gawin ng OFW yung babae? Kung pinaperahan siya. Pinapadala ng pera sa Pinas. E di, pag-uwi niya siguro, sigurado, tulfo talaga yung ano niya. So, ang payo ko na lang dito sa mga ganyan, dapat, ano, yung tatagan na lang nila yung relasyon nila para sa kanilang mga anak or sa mga mahal sa buhay. Kaya nga. Tama ka, by the way, Hi guys, kung bago pa kayo dito sa channel na ito, mag-subscribe kayo sa town and click the button para lagi kayong updated sa mga bago naming upload. Just find Mekotong channel. Thank you guys. Thank you.